kunwari, for today's video, eto na nga yung time na naghihilab na nga ang Chinese guy dahil hindi na nga siya mapakali. Ayos na nga ng daddy niya yung parang kitchen na bili niya dati nung maliit pa si Sky at ngayon na nga magagamit. Na din namin yung sopa at dito sa side na to, dyan siya mga nganak. Ayan. Napansin kasi namin nung umaga pa lang, naghuhukay-hukay na tong si Sky. Kaya naman, it's a sign na mga mi na talagang magle-labor na siya. Well, sabi nga dun sa ultrasound niya ay April 4 to April 10 siya mga nganak. So mga mi, Diyos me, eto na yun. Bumili nga din pala yung daddy niya ng ganyan o yung sapin na parang dual, yung hindi siya nababasa, ganun. Tapos napansin namin ba't ayaw nang umalis dun ni Ram? Diyos me, gusto yata siya ang talagang magpapaanak sa asawa niya. Ayaw nga niya diyang ibigay yung sapin kaya naman wala tayong magagawa kundi for sa hinalang iyan. Napapansin nyo ay ikot na ng ikot si Sky at hindi na siya mapakali pero naman itong isa'y naglilikot pa, nagkukulit-kulit pa talaga. Nilagay na nga ni Hasbi sa laundry yung isa na yung mop kasi naihian nila yung kagabi. So papalitan na lang yan ng isa pa para bago naman yung gagamitin ni Sky. At syempre nakatingin pa rin si Ram at parang sinasabi niya higaan ko yun. Bakit naman kinuha agad ni daddy? O diba nakikiramdam siya sa mga nangyayari sa paligid niya? Nakshuta. Habang si Sky naman paikot-ikot at naghihilab itong isa'y nagtititig lang sa paligid na para bang siya ang mga nganak. Diyos me, ano ba naman yung bebe Ram? Hindi ka na bebe, daddy ka na ngayon. Oy di babe, nagayos-ayos kami dito. Balik mga mara, linggo nga pala ngayon. At ayan na ang daddy niya at sabi ko nga hilut-hilutin yung tiyan at tingnan kung talagang naninigas-nigas na ang tiyan at kung may gatas na sa dede dahil yun ang sign ng mga nganak na siya. Si Sky naman ay ayaw umalis doon sa may cage. Diyos ko, gusto talaga yata niyang siya mga nganak o di ba? Mukhang haya-hay nga dyan si Sky at tingnan nyo naman napakalaki ng tiyan. Hindi nga kami sure kung ilan pa yung laman niyan. Nakabili na nga pala kami ng mga gagamitin niya. So wala na kaming problema kundi mag-intay na lang ng kanyang panganganak. Yung kasing in-order namin sa Shopee eh hindi pa nadating kaya pumili muna kami ng tingi-tingi. Bali isang tissue, isang baby wipes at saka tatlong ganito. Ayan. Yung kanyang map na yan yung nasa sapin niya. O, di ba? Ilang minuto lang ay umalis na rin si Ram dun sa pwesto niya. At ayan, pinapwesto ko na nga dito si Skyers. O, di ba? Mukhang nasasarapan naman siya. At tingnan yung mga mina, iri-iri na siya dyan. Tapos may lumalabas na ng color green sa kanya. Bali, bumili na din kami ng gloves para gagamitin mamaya. Tutulungan namin siyang mga anak para in case na mahirapan siya. Para pag punas-punas sa mga puppies, eh may gagamitin kami. Ayan. Hinilot-hilot ko na din yung likod niya para mabawas-bawasan yung kanyang pain na nararamdaman at mga may success, hindi na siya naghukay-hukay. O di babe, maliligo daw muna ang daddy nila. Diyos ko, nagpi-prepare. Tsaka kasi ang magpapaanak dito dahil baka pag nakakita ko ng dugo, mahimatay ako. Nakshuta. Bali, nanood nga lang pala kami dun sa mga vlogger na may mga aso din. Kagaya ng Shang Puches. Ayan, ang anak yung tuta niya. Dun ako nanood talaga kung anong mga gagamitin, kung anong mga gagawin. And kaya naman prepared na kami. PS lang po, hindi po kami professional na magpaanak ng aso. Diyos me, for the first time po itong nangyari sa aming talambuhay dahil hindi naman namin inaasahan na may gantong pangyayari sa aming mga life. At ayan na nga mga mi, lumabas na ang unang supling. Ayan, o di babe, kabado malala kami dito pero mga mare nahihilo ako kasi nakita ko yung dugo. Ayan na nga yung isa, lumabas na mga mi. O taray, lolo ka na talaga babe, wala ka na magagawa derns. Sabi ko nga kay Hasbi, eh pag nahihirapan, ikuhanin na at tanggalin man lang yung sap dun sa kanyang muka nung baby, o di ba? Putan ko na din siya dyan ng mga tissue gagamitin at syempre mga mi, ayan na ang puppy, napaka-cutie pies, o di ba? Hindi ko na binidyo yung iba dahil naman baka kayo maduak din dahil mahihimatay ako. Okay, baby number one, so cutie, mukha silang nuggets mga mi, di ba? Talagang pinilano ko talaga tong i-vlog mga mi dahil ito ang pinaka-iintay ng lahat. Diyos me, ang panganganak ni Skyers at kung ilan ang magiging anak niya. Bali sa ultrasound niya eh, nasabi ng nurse ay 6 hanggang 8 baby. So hindi talaga namin alam kung ilan talaga doon ang patama. Oo. Hindi na nga mapakali dyan si Ram dahil nanganganak na nga ang kanyang Diyosawa. O di babe. O pasilip muna sa babying isa dahil may lumabas na naman ulit na isa pa ulit. O taray. Mga mi, pinupunasan lang namin na ganyan para naman matuyo na siya agad. O di babe. Di pa nga nadating yung kanilang heat lamp dahil bibili pa lang ako, Diyos me. Hindi na kami nakaabot sa Shopee. Habang inaayos nga ni Hasbi yan at nanganganak si Sky, napapagdesisyon na namin na maglagay ng toka at schedule sa pamamahay kung sino magbabantay kay Sky sa gabi at sa mga tuta. At kung sino naman ang tatao sa tindahan ng half day sa umaga, o di babe. Siyempre ako yung panggabi mga mi dahil ako daw yung madalas na puyat. Ayan, Diyos ko, may pakinabang na din ang pagpupuyat ng Lola Mills niyo. Bali, nakatatlong palit nga pala kami dyan ng sapin, Diyos ko.
Kasi mga mi, kailangan. Eh, saktan-sakto naman mga mi, habang naglalaba niyan, eh, na-under yung washing at pinaglalaba ko na itong aking asawa. Baka naman sabihin, nagiging tamad na ako eh, pipindutin lang naman yung washing, charet. Medyo basa-basa pa nga itong unang papi, kaya sabi ko kaya hasbi, eh, punasan muna natin. At pipicturean ko muna yung isang maliit na yan, dahil mukhang chicken nuggets, ang sarap isapaw sa sinaing, o di babe. Ayan, pinanasan na nga niya ang tiny-tiny paws na yan. O, taray, napakaliit. Diyos ko po, sarap kagatiin, charis. Bali, 30 minutes nga pala ang pagitan sumunod nung kanyang pangalawang anak, mga mi. Kaya ang sabi ko kay husband, ay ibaba mo na ang tuta. Ibaba mo na at padidiin mo na iyan. O, di babe. Nakakaisa na kami, pero ang iniisip namin hanggang 6 lang talaga ang baby niya. Pero sa laki ng tiyan niya, mga mi, hindi yan ang nangyari. O taray, for the padedi ang baby. Hindi pa nga siya marunong dumedi dyan. Tapos nung narinig namin, eh, okay na. Pagtingin ko nga dito sa labas, eh, kala ko kung sino na itong hinukuha ng liwanag. Diyos ko, siram pala. Nakaabang nga siya dyan sa mga nangyayari sa paligid niya. Diyos ko, parang nagsasabi ba siyang, this is the responsibility, mommy. O, nairin na naman nga dyan si Sky at si Sko. Palabas na yata ang pangalawang baby. Loves, loves. Ayun, o, kaliit ng isa, o. Si Sky, umalis muna ako para kumuha ng pagkain at pagbalik ko, eto na agad ang nangyari. Mga mi, bakit naman 7 na yan? Diyos me, saglit na saglit lang yun. Parang 30 minutes lang ata akong umalis. Sabi naman ni Hasbi, eh, sunod-sunod daw ang labas ng baby ni Sky. Ayan, may maliit na isa mga mi, bali parang premature siya. Kaya namin kumain, ay may sumunod pa na 3. Diyos ko, Lord. O, bilangin nyo na ilan na siya mga mi. O, nabilang nyo ba? Ngayon, hindi ko alam kung paano ko sila papadudein lahat. Hindi pala ni Ram, ay ni Sky. Ayan, pati ako nabubulol na mga mi. O, di babe mga mi. O, ayan na po ang anak ni Skyers. At yung maliit na nasa gitna mga mi, laban, dede for life. O, taray. Bali, hindi talaga maiiwasan yung ganyan mga mi, yung may prematured na isa. Oo. 10 puppies nga po pala, yes. 10 puppies po ang naging anak ni Sky. At yung isa po ay prematured at 9 na lang po silang natira. Yung isa pong po ay matured ay maliit pero malakas pong dumedi. Kung napapansin nyo po ay nasa gitna po siya. Ayun o, nadede na. Sabi ko nga kay husband, ay yan ang pagtutuan na natin ng pansin. Dahil nung nasa Taichan, iyan, ay yan ang napag-agawa ng sustansya. Ayan. O di babe, may 9 puppies po tayo. At syempre yung daddy ni Sky ay 8 lang. So paano yung isa? Kailangan talaga may tulog na isa bago ang lahat. At ayan, ang cutie nila. Ayun yung maliit mga mi, ayun nakagitna. Ayan. Ayun, nakagitna siya. Ayan. Pansin nyo naman siya kasi siya yung kaliitan. Parang half size siya nung kanyang mga anak. Dito sa time na to ay nagpapahinga na nga dito si Ram Ram. O di babe, pinagpapahinga ko na at inaabutan nga namin ng tubig ng pagkain para naman siya healthy belts. O di babe. Nina pa nadidi yung maliit pero naman cutie. Para silang mga nuggets mga mi. Diyos me, napakababang ng hininga nila. Siyempre mga mi, huwag kakalimutang mag-alcohol bago humawak sa tuta. Oo, tama yon, tamang desisyon sa buhay. Medyo hindi nga dyan makaidlip si Sky dahil, Diyos ko, pakaramdam ko may lalabas pa. Pero naka-9 na yan, kaya pala malaki ang tiyan mo, siyam pala yun. Ayan nga pala yung isang maliit at sana po ay sa kanya ay mag-survive. Tapos mga mi, pansin ko, no, kapapanganak lang nila ba't may adventurous agad na isa? O, sino nakikita nyo dyan sa isang iyan? Bakit ganyang kalikot agad diyan? O, diba? For the lipad-lipad. Ilang minuto lang ay dumating naman sila mama, yan kapatid ko, sila kay Lynn, ayan, para bisitahin itong si Sky. Pero walang makakapasok ng bahay nang hindi nag-alcohol, kaya nag-alcohol muna sila sa labas hanggang braso mga mi. O, di babe. Ganayon talaga, kasi ang mga babies puppies ay sensitives, kaya kailangan natin yun. Ayan, pasilip muna sa isang pause na matabang-matabang ganyan. O, ayan na. Can we skip to the good part mga mi? Ayan na po sila. Lumitaw na ang tunay na kulay at natuyo na silang lahat. O, di babe. Pa-like, share, and follow nga po pala Alfine and the Golden Paws. Dito lang yan sa ating Facebook page. Huwag na huwag niyong kakalimutan for more updates. Syempre dahil ako ang bantay, eh ako ang puyat for today's video. Tingnan nyo naman mga nalasing yata sa gatas ang mga baby na yan. Opo, kako cute talaga ang sasarap nilang isapaw sa sinaing. Uy, charret. Diyos ko po, Lord.